Ito'y nagsimula sa puntong hindi pa natin kakilalang isa't isa. At ang bawat galaw ay mayroon pang kasamang hiya. Habang tumatagal, unting-unting napapalapit ang bawat isa. Unti-unti ring nawawala ang hiya. Lumipas pa ang ilang buwan at ang bawat isa'y tuluyan ang napalapit sa isa't isa. Tipong nagkukulitan, nagkukwentuhan, at higit sa lahat, kapatid kong magturingan. Lumipas pa ang ilang buwan, unti-unting nalulumbay ang bawat isa, sapagkat nalalapit na rin ang paghihiwalayan. Nakakalungkot ng isipin, ngunit hindi natin may pagkakaiwan ng lahat ng bagay na natapos. Ang oras ay tumatakbo, kaya ating sulitin ang bawat momentong binubuo natin. Dahil sa oras na tuloy ang pinaghiwalay ang bawat isa, ay paulit-ulit natin babalikan ang ating mga alaalang nabuo noong tayo magkakasama-sama pa. Kirami nating pinagdaanan sa loob ng silid aralan. Kirami din mga masasayang alaalang nabuo sa ating samahan na kay hirap iwanan at tuloy ang kalimutan. Pero hindi naman talaga natin kailangan kalimutan ang mga ito, sapagkat kailangan natin itong pahalagaan marahil hindi na natin ito mahahanap pa sa iba. Sabi, high school ang pinakamasayang momento dahil dito mo palang maiisip ang buhay bilang kabataan. Sa pagtungtong natin ng high school, dito natin mararanasan ang saya ng samahan. Mararanasan din natin ang teenage love. At nadadama natin kung ano ba talaga ang sinasabi nilang aral. Sa loob ng silid-aralan, hindi lamang aral ang nabubuo at umiikot sa atin, kundi sa loob nito, mayroong pamilyang nabubuo na tila'y napamahala sa isa't isa na kahirap ng bitawan. May mga pagkakataon, nakakaramdam tayo ng pag-iisa sa loob ng ating tahanan. Ngunit, pagpasok natin sa ating paaralan, nakakaramdam tayo ng saya at gaan sa ating puso't isipan. Na parabang nawawala ang ating lungkot kapag tayo'y nasa silid-aralan na. Kaya, labis akong nagpapasalamat sa ating mga kamag-aral at mga gurong walang sawang nagtuturo sa atin. Itong alaala na ito, aking dadalhin hanggang sa aking pagtanda at aking pahahalagahan. Kay sarap palang mag-aral, dati paayaw-ayaw pa ako. Gumagawa ko ng kung ano-anong dahilan para lang hindi ako makapasok sa paaralan. Ngunit, nuhuli, napagtanto ko na, ayun nga, kay sarap mag-aral. Kaya ikaw, huwag mo nang tamaran dahil sa uli, paulit-ulit mo tatanawin ang mga momentong nabuo sa paaralan. Aral lang ng aral hanggang sa makuha natin ang diplomang hinahangad natin.